Hi everybody! Welcome ulit sa channel ko. Alam niyo nakakatuwa kasi kahit maliit pa lang ang channel ko, may nakikita akong improvement, may nakikita akong medyo dagdag-dagdag ng konti na mga nagsusubscribe. Hindi ko alam kung sino yung mga yon at hindi ko rin alam kung saan sila galing. So, salamat kasi unti-unting may nakakakita sa mga ginagawa ko. At salamat sa mga na-inspire na mag-start na mag-umpisa ng egg marketing business nila. At yung mga nagpapatuloy na mga backyard poultry farm owner. At sila yung, lalo akong na-inspire na gumawa ng video, no? Kasi may nakikita akong mga taong na-inspire din ng ginagawa ko. So, itong video to, actually mayroon akong ginawa na dati na video about doon sa marketing business, no? Kaya may binanggit ako doon about sa capital, pero hindi kasi yun yung focus ng video yun. At kung hindi nyo pa napanood ang video yan, sana mapanood nyo. Meron pang isa. At sana kung hindi niyo pa napanood ang video ng yan, sana panoorin ninyo at panoorin niyo lahat ng mga videos ko. Thank you. At itong video ng ginawa ko ngayon ay pag-aari lamang ng kapital. O video lamang ito para sa kapital. Kasi may nagtatanong, magkano raw ba ang kapital ng egg marketing business? Siyempre, ang capital sa egg marketing business na yung fresh lang from the farm or fresh from the wholesaler, iba ang capital nila kaysa dun sa capital ng yung magpo-put up ka ng poultry farm mismo para ikaw ay mag-egg business, para ikaw ay magpa-itlog ng mga layer para ibenta mo yung itlog nila. So ibang ano yon, ibang capital yon. Yung capital doon sa egg marketing business na yung ikaw ay mag-retail or mag-wholesale, napakadaling gawin. Kasi itong egg marketing business na yung sa fresh, no? Kasi nagtatanong magkano raw capital ng egg marketing business na yung fresh ang ibebenta niya. So, madali lang. Ito yung isa sa negosyong may pinakamadaling ano, gawin at pinakamadaling laanan ng puhunan. Kasi itong negosyong to ay walang minimum at walang maximum capital. It depends sa fund mo na available. Depende sa location mo at depende dun sa market na gusto mong itarget kung gaano kalawak or kung gaano karaming customer ang kailangan mo. So, depende na rin sa diskarte mo. Kung kahit na maliit lang ang puhunan mo at marami kang customer, siyempre, di ba, mabilis ang ikot, madidiskartehan mo yan. At halimbawa, no, parang itong mga sari-sari store. So, magbibigay lang ako ng idea. Hindi exact na ito yung capital na, pero magbibigay ako ng idea para ikaw ay makapag-compute kung magkano ba ang ilalaan mo, puhunan para sa negosyo mo. Yung sa sari-sari store, di ba, yung sa mga maliliit na sari-sari store pa lang, may nakikita ako mga nagdi-display sila ng mga 5 to 10 trays to 20 trays. At usually ang presyo ang binebenta nila kasi ang mas saleable sa sari-sari store ay mga medium size. Kasi siyempre, diyan lang sa palipaligid bibili mga magluluto ng agahan or merienda nila ganyan. So, nabibili nila 'yon na ay bumibili sila sa wholesaler ng 150 pesos per tray. Usually, kalimitan yun ang bili nila. Pero kahapon, nagtanong ako dun sa katapat kong store kasi medium size din yung binibenta niya. Nakukuha daw niya 140 ngayong panahon na to, as of June 2021. Pero tiningnan ko yung size, parang small size lang, hindi medium size yung binibenta. So more or less, nandun talaga sa 150 per tray, yung totoo medium. At kung may 5 trays ka, syempre, namuhunan ka ng 750, di ba? 150, 750.
Kung may 10 trays ka, 1,500 ang puhunan mo. 20 trays, 3,000 ang puhunan mo. Sa itlog lang yon, hindi kasama yung tray. Kasi kailangan bumili ka rin ng tray, puhunanan mo. Kasi mahirap yung hiram ka ng hiram ng tray doon sa, ano, sa binibilhan mo or doon sa farm. Tendency nun is, tawag din nun yun, baka may masira pang mga tray, papalitan mo pa rin uli. Ganon. Or mawawalan ng tray yung binibilhan mo dahil may nasirang tray sa'yo. So, yun. Pero kung halimbawang may sasakyan ka, example, tricycle. Alam mo yung tricycle? Experience ko kasi yan noon eh, sa trabaho, sa ano ko. Dating trabaho ko, nag-sideline ako. May pumipick up sa akin ng Friday tricycle and then jeep pipick up siya. Then Wednesday pipick up siya, jeep ang gamit niya. So basta yung tricycle is 50 trays ang kayang i-accommodate niya na trays na itlog. Pati yung tray dun sa likod ng sidecar, 50 trays yan. Kung magaling kang magsalansan. So kung 50 trays, ilagay na natin na yung, kasi kailangan meron kang, pag maramihan kasi meron kang different sizes eh. Small, medium, large, extra large. Dahil yung preference nga ng tao, di ba? So, i-compute na lang natin sa large sizes. So, the SXL, o 175 pesos. O 175 pesos per tray, halimbawa. Times 50. Magkano yun? More or less, 8,750. So, maglalaan ka ng sa 50 trays, maglalaan ka ng more or less 10,000 na lang. Oo, kasi yung tray mo pa. Basta in short, ganun. At kung gusto mo namang 100 trays, edi 17,500. Sabihin mo na lang 20,000, ganun. Lagyan mo ng allowance. Oo, hindi mo naman siguro magagastos lahat yon sa tray. Pero, syempre, kung gusto mo na ng 1,000 trays, kasi malawak ang area mo all over the province na. Pwede, magano ka, maglaan ka ng mga 175 to 200,000. Ganon. Yun, kasi, kaya kung ginagano na more or less, kasi meron yung mga panahon na bumababa ang presyo ng itlog at tumataas ang presyo ng itlog. Pero, hindi tataas dun masyado dun sa sinabi kong presyo. Nandun lang sa mga konti-konti, ganon na mataas konti, pero hindi yung tataas ng hanggang 200 or 300 na parang karne. O, cheapest source pa rin ng animal protein ang itlog. Cheapest. Napakadaling bilhin, napakadaling ibenta, napakadaling lutuin, kaya convenient ang convenient na gawing negosyo at bilhin ang itlog. Yun, so, sana itong video to ay may mai-inspire ulit. Oo, may mai-inspire ulit. Sana makadumami pa yung mga makakaisip na negosyuhin ang egg marketing. Para kasi, alam nyo yan, parang tulong-tulong. No? Dadami yung customer ng mga backyard farmer. At saka kahit yung mga farmer na, yung mga poultry farm, mga semi-commercial, ganyan. Siyempre, di ba? Dadami kung marami makakaisip sa iba-ibang lugar na magnegosyo ng itlog. At sure ko naman na hindi masasaturate, hindi ma-over, yung ma-over dami ng mga negosyante ng itlog sa mapaligid. Kahit na maisip lang lahat na magbebenta ng itlog. At tingin ko hindi yun hindi yun sosobra yung mga nagtitinda. Kasi, di ba, hindi naman lahat nag-iisip na magtinda. Pero sana madagdagan yung mga nagtitinda. Magtitinda ng itlog. Di ba? So, kaya, sana, panoorin pa ninyo yung ibang videos ko about poultry farming layer, no? At saka egg marketing. Basta, marami pa kong gagawin. Yung mga nag-request, nagagawa ako ng video about sa nutrition, sa feeds and feeding, dun sa feed formulation, abang-abangan ninyo, sana magawa ko na. And thank you sa panonood. Hanggang dito na lang. At yung mga subscriber ko, thank you. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-hit ng notification bell para sa susunod na mga videos ko ay ma-notify kayo. Tandaan natin, maganda ang buhay, masaya ang buhay, kahit maraming problema. God bless us all.
Sana pagpalain tayong lahat. Bye!